Sa ibang balita, oras na luwagan pa ang quarantine sa Metro Manila. Naniniwala ang Philippine College of Physicians na lalo pang dapat sumunod ang lahat sa health protocols. Dapat din daw magtakda ng maximum travel time sa mga pampublikong sasakyan. Nakatutok si Bon Aquino. Bumababa ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila base sa datos ng DOH. Nitong mga nakaraang araw, nasa mahigit 600 kaso na itala sa Metro Manila. Bagaman pinakamataas pa rin ito kumpara sa ibang lugar, niluwagan na ng gobyerno ang curfew hours at pinayagan na rin ang mga edad 15 to 65 years old na makalabas sa gitna ng unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Pero ang tanong, handa na nga ba para sa mas maluwag na community quarantine ng Metro Manila? Sabi ng Philippine College of Physicians, depende ito sa tamang pagsunod ng publiko sa minimum health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield sa mga pampublikong lugar. Kung talagang hindi natin susundin itong mga health protocols na ito, Yvonne, I am sorry to say na makikita natin na aakyat na naman ang numero ng mga kaso na magkakaroon ng COVID-19. Handa naman daw ang medical frontliners na tugunan ang pangangailangan ng publiko sakaling tumaas muli ang COVID cases. Pero syempre, ayaw rin naman namin dumating doon sa punto na biglang dagsain na naman kami ng mga tao. Kaya palagi kailangang i-remind natin ang mga tao na sumunod sa health protocols. Sa kasalukuyan, wala pa sa kalahating porsyento ng hospital bed capacity at mechanical ventilators ang nagagamit. Isa sa mga indikasyon ng pagbaba ng COVID cases. Mungkahi naman ng Philippine College of Physicians sa DOTR, gawing 30 minutes lang ang maximum travel time sa mga pampublikong sasakyan para mabawasan ang risk ng hawaan sa COVID. Base raw ito sa mga pag-aaral sa ibang bansa na pinublish sa respetadong medical journals. Importante po ito kasi paghabang tumatagal pong magkakasama tayo, tapos hindi naman po tayo malalayo sa isa't isa, magkakalapit po tayo. So ang danger po na magkahawahan po tayo mas tumataas. Sabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, co-chairperson ng IATF, posibleng sa huling linggo ng Oktubre magkaroon na sila ng rekomendasyon sa Pangulo kung anong community quarantine ang ipatutupad sa Nobyembre. Pero kung mananatili sa GCQ o ililipat man sa maluwag na MGCQ ang Metro Manila, gagawa raw ng paraan ng gobyerno para makabalik na sa trabaho ang mas maraming manggagawa. Meron na po siyang desisyon na mas bubuksan natin ang ating ekonomiya. Then, we will now leave it up to DTI, no, to determine ano yung mga industries at ano yung mga capacities na mas bubuksan natin per community quarantine level. Hindi ko rin masagot kung confident na ba tayo na ang NCR ay pwede na ba mag-MGCQ. Bon Aquino, nakatutok, 24 Oras.